Hi guys! Welcome to my channel again! Ito na naman si Mira. Guys, ngayon ay gagawa ako ng pastillas. Ang gamit lang natin ay, ingredients natin ay, ayan ang lime. Gagagalin ko yan mamaya. At itong sugar. At breast milk. Ayan, binili ko yan sa cold store kagabi. Try natin uling magluto. Dati guys, ito ang aking ginagawa hanap buhay nung nasa Pinas pa ako. Walang gatas ng kalabaw, kaya ito ang aking gagamitin. Try natin to kung okay. Okay guys, umpisahan na natin. Ayan guys, lagay na natin ang ito ay how many ilang ano to, ilang ounce? Ay, isang litro, 1 ml. Ay, 1 kilo. Lagyan na natin ng sugar. Alam nyo guys, ito ang aking hanap buhay nung ako'y nasa Pinas pa. Gumagawa ako ng pastillas, yema, sampalok candy, makapuno, ubi. Yan. Kaya lang, dito wala kasing walang niyog, ay walang buko. Hindi ako makagawa ng may buko, kaya lang sobrang mahal, kaya hindi ako makapagawa ng ganun. Baka walang time. Guys, ganyan lang. Halo-haloy lang natin. Ito, ano, press milk. Hindi ko lang alam kung ito ay may halo na. Hindi katulad ng nabibili sa atin sa Pinas na yung gatas ng kalabaw talaga, pure yun. Pure na gatas ng kalabaw, walang halo, walang tubig. Kaya, pag niluto mo siya, madami kang makukuhang pastillas. Ito, hindi ko sure kung maraming makukuhang pastillas. Kasi noon, sa isang salop na gatas ng kalabaw, maraming nagagawa. Kaya siguro kung mabalik, ma-for good na ako, at pag nasa Pinas na, tutuloy ko yung aking negosyo na dati kong ginagawa noon. Paggawa ng pastillas, ng peanut brittle, yun pa pala, peanut brittle, yung yema, sampalok candy. Sampalok, hindi ko pa nagawa dito. Yung sampalok candy na yung sweet and sour. At saka yung sweet, yung parang style Bulacan yun. Kasi natutunan ko yun nung nagtrabaho ako sa Bulacan. Sweet Bulacan. Kay Inang Sinang Delicacies.
kung kilala niyo yun, sa Bulacan. Ayun na guys. Lalagyan na natin ng konti lang na dayap yung ano, yung lime, ano siya. Para may amoy, may lasa siyang dayap. Ayan, maluluto na ang aking pastillas. Pastillas ni Mira's channel. Tsaga lang guys sa paghalo-halo. Kailangan haluin para pino siya. Ganyan. Tumapon siya, hindi ko na malayan tumapon. Yung 1 liter, yung 1 lit, isang litro, ito lang ang nagawa ko. Yan. Kita niyo ba guys? Yan, konti lang. Pastillas. Ganyan ang ginagawa ko noon. Yung aking... Dinideliver ko to sa mga school, patindahan. Sa Montessori noon, nag-deliver ako ng mga yema, pastillas at ano, peanut brittle at tampalok candy. At pakabili noon. Lapit ng maluto. Tsaga lang sa paghalo. Kaya ko nilagay siya ng ano, ng dayak para mabango siya. Ayan na guys, ang aking pastillas mula sa pressed powder ay pressed milk na gatas. Ayan na. Yung sa ano kasi sa Pilipinas ay pure ng gatas ng kalabaw kaya mas malinamnam talaga yun, mas malasa siya. Ito first time kong ginawa tong pressed milk dito sa Bahrain kaya hindi ko sure kung ganun ang lasa din niya sa pastillas na ginagawa ko sa Pilipinas dati. Medyo mamaya palamigin lang natin ng konti para tumigas siya. Ayan guys, gawa na ang aking pastillas de leche. Ayan, dahil sa 1 litrong pressed milk, yan ang aking nagawa. Meron na ako ngayong ipapalaman sa aking tinapay. Ayan lang kasimple guys. Tiyagaan lang sa paghalo para magkaroon ka ng pastillas. Ayan. Ayan.